Kumusta mga Cavs? Simula na nga ng exciting games ng playoffs. Sa pagpasok nga ng Gene sa quarterfinals, usap-usapan nga ngayon ang naging rank ng mga kabarangay sa standings pagkatapos ng eliminations, kaya mas napaganda nga sa pistuhan. Genius tactics nga ba ang in-execute ni Coach Tim or lucky break lang? Tara, pag-usapan nga natin yan mga Cavs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pa mga video. Shoutout nga pala muna sa inyo guys. Maraming salamat mga Cavs sa inyong suporta. Balikan nga muna natin ang laban ng Jeans versus TNT at the end of eliminations na nag-decide mostly nga ng mga matchups ng quarterfinals. Sa laban na yon, halos the entire game nga ay kontrolado nga ng Jeans ang laro. Kung titignan nga nyo ang scoring from first quarter to third quarter, lamang nga ang mga kabarangay until dumating nga ang fourth quarter kung saan pwede nga nating sabihin na uminit nga ang TNT. Pero napataas nga ang mga kilay ng ilan sa mga kabarangay kay Coach Tim Cone dahil may chance nga daw sanang manalo ang Ginebra sa game na ito. Ngunit judging from what we saw in the game, lalong-lalo na sa fourth quarter ay parang pinagbigyan nga daw ni Coach Tim ang mga bench para makalaro. Sa game na ito, naglaro nga si Von Pesomal ng 9 minutes, Onu Webere ng 9 minutes, Jason David ng 6 minutes at Dillinger ng 5 minutes. And to be fair naman ay lahat ng mga bench player na ito na pinasok ni Coach Tim ay nag-contribute at umiscore nga sa game. Dahil dito, halos naging mismatch na nga ang mga players kaya nakahabol pa nga ang TNT. Nagtapos ang game na yon sa score na 114-105, panalo nga ang TNT. Inamin naman ni Coach Tim na pinahinga niya nga daw talaga ang kanyang mga star players at hindi masyadong pinalaro kaya yung mga bench player niya ang pinagbigyan niya. After that game, saka nabuo nga ang full picture ng playoffs matchup at sa pagkatalo nga na yon ng Ginebra sa TNT ay parang mas napaganda pa nga para sa mga kabarangay ang pwestuhan nga at next matchup sa kanila. Kung makikita nyo, NLEX ang nakatapat ng Jeans sa quarterfinals tapos meron pa silang twice to beat advantage. Swerte pa nga ang mga kabarangay at minalas naman ng NLEX dahil hindi nga nakalaro ang kanilang import na si Wayne Selden dahil dalawang beses daw na roll ang kanyang ankle kaya nagresulta ng kanyang injury. Dahil dito, from the start pa lang ay hindi na nga pinapalagpa ng Jeans ang NLEX at in the business na nga agad manalo ang Ginebra regardless kung may import or wala nga ang kanilang kalaban. Hindi nga mapigilan ang combo ni Scotty at ni JB at nagbigay pa nga sila ng highlight sa alley-oop play na ito mula sa pasa ni Scotty at hindi naman pinahiya ni JB. All of the starters ay nakapag-double figure sa scoring tapos ganun din si Von Pesomal at Aljun Mariano off the bench na nabigyan nga ng chance magpasiklab during garbage time. Parang nag-misto lang ang practice game ang laban na ito ng Jeans versus NLEX dahil nga sa pagka-sideline ng kanilang import pero naging seryoso pa rin ang mga kabarangay na laruin ang Ginebra basketball. Going back to the playoff picture, sa kabilang bracket naman ay tinambakan din ng San Miguel Beermen ang kanilang katunggali na Converge. Dahil sa kanilang pagkapanalo, dito na nga magbubuo ng panibagong bracket kung saan magtatapat sila ng Ginebra. Again, genius move for Coach Tim or lucky break nga ba after nga nilang matalo sa TNT? To be in this situation kasi, parang may advantage na agad ang Jeans since wala nga ang 6-time PBA MVP na si Junmar Fajardo. Napabalita na nga na out na daw si Junmar for the remainder of the Governor's Cup dahil sa MCL injury na natamo niya during the Champions Week sa ESL. In short, hindi na nga siya makakalaro ngayong playoffs. Pero kahit wala nga si Junmar, I really think na malakas pa din ang SMB headed by CJ Perez at ang kanilang import na si Cameron Clark. My fearless forecast is that Jeans will still win this matchup against SMB and will advance again sa PBA Finals. Checking on the other bracket, magandang makamatchup ng Ginebra ang Suki rin sa Governor's Finals na Meralco Bolts. Rematch nga ito pag nagkataon ng dalawang magkalaban pero
Kahit ang coach nga ng Meralco na si Norman Black ay aminado na hindi daw ito rivalry since hindi nga daw nila matalo-talo ang jeans pagdating sa finals. Blockbuster din pag nagkataon kung Magnolia ang makatapat ng jeans dahil sa history nga nila na Manila Klasiko. Imagine, after nga ng Commissioner's Cup Finals ng Jeans vs. Dragons, tapos showdown naman ng rival team ng Jeans vs. Magnolia. Tiyak, marami nga ang manunood dyan. Pero sa tingin ko, ang pinaka-realistic nga ay ang TNT vs. Ginebra sa finals. Number 1 nga ang TNT after eliminations at kung matatandaan nyo, parang nagpahaging pa nga ang import ng TNT na si RSJ kay JB tapos nadamay pa si LeBron. Maganda nga ang rematch ng dalawang import pag nagkataon para magkasukatan nga ang dalawa. Tiyak, patok yan sa mga manonood dahil magiging exciting nga ang laban sigurado. All of these scenarios ay resulta nga ng pagkatalo ng Jeans sa TNT during the eliminations. Again, is this a genius move nga ba sa part ni Coach Tim na nagpatalo sila sa TNT or talagang lucky break nga lang ang mga nangyayari sa kanila ngayon? Ano sa tingin nyo? Paano? Hanggang dito lang muna mga Cubs. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pa mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay.